The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Once when Jesus was praying in solitude and the disciples were with him, he asked them, "Who do the crowds say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the ancient prophets has arisen." Then he said to them, "But who do you say that I am?" Peter said in reply, "The Christ of God." He rebuked them and directed them not to tell this to anyone. He said, "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests and the scribes, and be killed, and on the third day be raised." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Praised be Jesus Christ. Now and forever. Good morning, dear friends. Pakibating ang katabi natin ng good morning din. It's a beautiful Friday morning. And to our Friday friends who are here, thank you, salamat po. Nandito po kayo. To our online parishioners, thank you also for praying with us on this feast or memorial of St. Vincent de Paul. Historically, our parish of Santa Maria Goretti belonged to the parish of St. Vincent de Paul. In 1982, Cardinal Sin asked the parish priest at that time of St. Vincent de Paul to carve out at least a section of his parish to be established as a new parish of Santa Maria Goretti. And the parish priest at that time of St. Vincent de Paul, hindi naman siya pwedeng tumanggi kay Cardinal Sin, kaya nabuo po yung Santa Maria Goretti Parish. Pero dati po, ang piyesta po natin ay piyesta ni San Vicente de Paul. Kaya po ang mga kapitbahay natin dito sa Santa Maria Goretti at Payo Center ay lahat po yung mga Vincentian. Sa harap po ay ang asilo being run by the sisters of St. Vincent de Paul, St. Louis de Marillac. Gayun din sa ating kaliwa ay ang parokya ng San Vicente de Paul at ang Adamson University being run by the Congregation of Mission or the CM Vincentian Fathers. At doon naman sa may bandang dulo ng konti ay ang Hospicio de San Jose. Again, mga madre ni St. Vincent de Paul. So, happy fiesta po sa atin. Happy fiesta sa atin dito sa Santa Maria Goretti. Isang bagay na matututunan natin kay San Vicente de Paul ay ang pagmamahal sa mga maralita. His life purpose and mission was centered on loving the poor and caring for the poor. St. Vincent once said, "So then, if there are any among us who think that they are to preach the gospel," sabi ni St. Vincent, kung meron mang nag-iisip sa atin na magpahayag ng mabuting balita, if there are some of us who want to preach the gospel to the poor, but not to comfort them, to supply their spiritual but not their temporal wants, I reply that we ought to assist them and have them assisted in every way, by ourselves and by others. We preach the gospel by words and by works. Ang pagpapahayag daw ng mabuting balita, sabi ni St. Vincent, ay hindi lang sa salita, kung hindi sa atin ding mga gawa. And that is why St. Vincent is declared as the patron saint of all Catholic charities. Sa St. Vincent po pinanganak in 1581 and he died in September 27, 1660, when he was around 79 years old. So sa araw na ito, namatay si San Vicente. He was born into a peasant family,
ang pamilya niya po ay mga magsasaka, mga mahihirap, mga maralita. Pero napakatalino ni Vincent, napakatalinong bata. Gusto niyang magtagumpay sa buhay. And he hated being poor when he was growing up. In fact, he was ashamed of his father who would wear the clothes of the poor. Kinahiya niya yung tatay niya pag naglalakad sa kalye kasi nakadamit mahirap. But slowly there was a conversion that happened in St. Vincent. Naghangad siyang maging pari. At para makapasok ng seminaryo, kailangang ibenta ng tatay niya yung kanilang baka na ginagamit sa pagsasaka. Again, embarrassed by his poverty. But there was this gradual conversion in him. Why would I be ashamed of my poverty? When in fact, Christ is poor and that He calls me to be poor like Him and to serve the poor like Him, to seek Christ in the poor and suffering. That has become His some sort of motto in life, to preach the gospel to the poor, not just by words, but also by works. He has to serve them effectively and effectively, he said. Na nandun yung kanyang pakikiisa, pero nandun din yung pakikilahok. Hindi lang pakikiisa sa damdamin, naaawa ako sa kanila, kung hindi pakikilahok sa kanilang sitwasyon at pakikilakbay at pagsama din sa kanilang mga pinagdadaanan. And that's what we're trying to do also in our own little way here in the parish. Yes, we want to evangelize by way of sharing the Word of God, but we also wish to evangelize by helping the poor in our midst. Kaya nga meron po tayong scholar ni Maria para sa ating mga kabataan makapag-aral. Meron din po tayong isang kanin, isang ulam, which recently we have expanded into community organizing for the poor. We have hired a social worker in order for us to be more systematic and organized in our helping for the poor. Because that's also what St. Vincent wanted. Hindi lang basta awa, natutulong ka sa mga nangangailangan, kung hindi gawin mo rin na ito ay may sistema para mas malawak, mas malalim ang iyong pagtulong. So these ideas were already in the mind of St. Vincent very early on, that we help the poor not by preaching about it, but we become part of their lives by also acting on it, by sharing their own condition of poverty and seeing Christ most of all in the poor and suffering around us. Sabi ng ating unang pagbasa, there is a time for everything. May panahon para sa lahat. May panahon ng pagdarasal, pero may panahon din ng pagtulong, pagbubuhat ng mabigat para matulungan at mabawasan ang dinadala ng kapwa. Sa ating ebanghelyo, binigyan din ni Jesus ng babala ang kanyang mga alagad. Pupunta tayo ng Jerusalem, pero kay dadaan sa matinding paghihirap doon, the Son of Man must suffer greatly and will be rejected by the elders, and He will be killed. On the third day, He will rise. So Christ is in the poor and in the suffering, and He asks us also to join Him in this mission of not just salvation of souls, but redemption of humanity. Ang ating pong mission ay hindi lang spiritual. Ang ating mission din ay ang pagtulong sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid sa paligid natin. So, in this Mass, we pray. Well, first of all, we pray for the Vincentians, mga madre at pare na mga laiko na naglilingkod sa diwa ni San Vicente de Paul. At kayo, ganin din tayo, tulanan ang halimbawa ni Saint Vincent to preach the gospel not only by words, but also by concrete acts of mercy. Praised be Jesus Christ. Now and forever.
Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Thank you for being here. To our online parishioners, thank you for praying with us. On this feast of St. Vincent de Paul, the patron saint of Catholic charities, we would like to thank you, our generous donors and sponsors of all our charity works in the parish. Yung ating pong scholar ni Maria at gayon din ang ating isang kanin, isang ulam, kayo po ang nagpapatuloy nito, no? Mag-iilang taon na rin po ito, lalo na yung ating isang kanin, isang ulam na nagsimula pa nung pandemic with Father Dave, pero ngayon tinutuloy natin at atin pong mas pinapalawak dahil meron po tayong social worker na ngayon ay inaaral kung paano natin mas matutulungan ang mga street dwellers na kapatid natin. So, all of these are sustained because of your generosity. So, we are grateful to you, our donors and sponsors, for scholarship and for our feeding program for our street dwellers. Ako po ay mawawala ng 3 linggo. Ako'y mamamaalam. Magpapaalam po ako na aalis ako ngayon pong September 29 hanggang October 19. Balik ko po ay October 19. Ako po ay magkakaroon ng Marian pilgrimage. At kung gusto po ninyong dalhin ko sa mga simbahan, ang inyong mga dasal, you can write them down in a piece of paper. Hindi po telenovela, isang intention lang po para dadalhin ko po sa mga misa namin sa pilgrimage. We will go to Lourdes, to Fatima, to Rome, to Padre Pio, and other churches. So, if you want, para kasama po kayo sa pilgrimage, hindi kayo maiwan, maglagay po kayo ng inyong dasal na pwede nating dalhin sa pilgrimage na ito. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.